mga kwentong nakakatuwa, mga kwentong nakakakilig, mga kwentong nakakatakot, at mga kwentong may aral at inspirasyon na magagamit natin sa tunay nating mga buhay. Dito lang sa Tamokski TV. Kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe na! Oras na para bumaba ng bus sa mag-asawang Ignacia at Leopoldo nang mapansin nila ang isang sanggol na nakabalot pa ng lampin. Tulog na tulog ito at katabi nito ang isang maliit na bag. Aba, sinong walang awang inang nag-iwan sa kaawa-awang sanggol na ito? Wika ng babae. Baka naman na hindi pa nakakalayo ang ina ng batang iyan, sabi ng asawa. Agad nilang ipinalam sa bus driver at konduktor kung napansin ng mga ito ang ina ng sanggol. Ngunit hindi rin alam ng dalawang lalaki ang isasagot. Hindi rin nila napansin na bumaba na pala ito ng bus. Pinagtanong-tanong ng mag-asawa kung may nakakita rin pasahero sa ina ng sanggol. Ngunit wala rin nakakita sa mga ito. Ano ang gagawin natin sa sanggol, Leo? Tanong ni Igna sa asawa. Wala naman tayong magagawa. Hindi naman natin pwedeng iwan ito dito. Anito. Inuwi ng mag-asawa ang nakuwang sanggol sa kanilang bahay. Dahil hindi nga sila binayaan ng anak, ay inangkinan nila ito na parang tunay na anak. Kahit pagtitinda lang ng gulay at isda ang kinabubuhay ng dalawa, ay ginapang nila ang pagpapalaki rito. Lumipas ang ilang taon at lumaki ang sanggol na isang mabait at matalinong bata. Keisha anak, nakapagsain ka na ba? Sigaw ni Egna. Opo inay, tapos na po. Nakapagluto na rin po ako ng ulam natin. Napakasipag talaga nitong anak natin, Leo. Kita mo't nakapagluto na rin ng ulam. Puri ng babae. Mukhang masarap yung niluto mong adobo, anak. 10 taong gulang ka pa lang, pero magaling ka na magluto, ani ni Leopoldo. Siyempre po, magaling pong magturo si inay eh. Wika ng bata. Hindi lang sa gawaing bahay magaling si Keisha. Magaling rin siya sa eskwelahan. Sa katunayan, ay palagi itong nangunguna sa kanilang klase. Mahusay siya sa lahat ng asignatura kaya paborito siya ng kanyang mga guro. Napakatalinong bata ng estudyante kong si Keisha Manotok. Biruin mo, siya lang ang nakakuha ng perfect score sa exam na binigay ko. Mangang sabi ni Miss De La Rosa na guro niya sa matematika. Natutuwa nga ako sa batang iyan. Palagi rin mataas na nakakuha niyang grado sa agham. Sabad naman ni Miss Pilomino. Isa sa mga gurong gumahanga sa katalinuhan ng bata ay si Miss Teresa Lorca. Ang mabait niyang guro sa Pilipino. Minsan habang nasa klase ay nagpapakitang gilas si Keisha sa pagsasagot sa mga tanong ni Miss Lorca. Kaya tuwang-tuwa na naman rito ang kanyang guro. Nang mag-uwian ay nilapitan nito ang bata. Hi Keisha, congrats, napakusay mo kanina. Puri ng babae. Salamat po ma'am, magaling po kasi kayo magturo kaya madali ko pong nasagot ang mga tanong ninyo kanina. Anito. Napakaswerte naman ang mga magulang mo sa iyo. Gusto ko silang makilala. Wika nito. Sumama ang guro sa bahay ni Keisha at nakilala nga nito ang mag-asawa Ignacio at Leopoldo. Magandang hapon po. Kayo po bang magulang nitong si Keisha? Ako nga po pala si Miss Lorca, isa sa mga guro niya. Pakilala nito. Opo, bakit? May nagawa po bang kalokohan nitong anak namin sa eskwela? Kinakabang tanong ni Egna. Naku, wala po misis. Sumama lang po ako sa kanya dahil gusto ko po kayong makita. Anito. Nagkatingin na ng mag-asawa sa sinabing iyon ng guro. Bakit naman po? Takang tanong ni Leopoldo. Gusto ko lang pong makilala mga magulang nitong si Keisha. Napakatalinong bata po kasi ng anak ninyo. Napakaswerte nyo po sa kanya. Wika pa ng guro. Maswerte talaga kami sa batang iyan. Masipag na, matalino pa. Kaya wala na kaming mahihiling pa, sabi ni Egna. Nga po pala, nalalapit na pong graduation at siguradong si Keisha na pong valedictorian. Kaya wag po kayong mawala ha, paalala pa ng guro. Oo naman po ma'am, pupunta po kami mag-asawa sa graduation ng anak namin, sagot ng lalaki. Makalipas ang 2 linggo ay araw na ng pagtatapos ng mga estudyante. Tuwang-tuwa ang mag-asawang Ignacia at Leopoldo. Nang umakyat na sa entablado si Keisha para magtalumpati.
Nakita pa nila na medyo kinakabahan ito, ngunit pinalakas nila ang loob ng anak sa pamamagitan ng pagsigaw. Kaya mo yan anak, sigaw ng mag-asawa. Narinig naman iyon ni Miss Lorca at natuwa rin ito sa ginawang pagsuporta ng mga ito sa bata. Tumayo na sa gilid ng entablado si Keisha at sinimulan na ang pagsasalita. Bago po ang lahat, ay nais ko po magpasalamat sa aking mga magulang. Kung hindi po dahil sa kanila, ay wala po ako sa kinalalagyan ko ngayon. Nagpapasalamat po ako dahil kahit hindi po nila ako kadugo, ay minahal nila ako at itinuring na tunay na anak. Inay, itay, para po sa inyo itong karangalang nakamit ko. Napakaswerte ko po nang makuha ninyo ako sa bas nung ako isanggol pa lamang. Pagkatapos ay inalagaan po ninyo ako, pinalaki at pinag-aral. Nagulat si Miss Lorca nang marinig nito na nakuha lang sa bus si Keisha ng mga magulang nito. Nang biglang may naalala ang guro, agad niyang nilapitan sina Ignacia at Leopoldo at kinausap ang mag-asawa. Hindi niyo po pala totoong anak si Keisha at nakuha niyo lang siya sa bus? Aniya. Ay, oo ma'am, sanggol pa lang siya na makuha namin sa bus. Inabandona siya ng walang kwenta niyang mga magulang. Mayroon pa nga iniwang gamit yung walang awang nanay niya eh. Bunyag ng babae. Ano po ang naiwan ng nanay? Isang maliit na bag na kulay pula. May laman yung baru-baruan, lampin at dedebote. Ani Igna. Diyos ko, mainang sabi ni Miss Lorca. Bigla na lang nangilid ng kanyang luha sa ibinunyag ng babae. Muli niyang pinagmasdan si Keisha habang patuloy pa rin itong nagtatalumpati. Sa mga sandaling iyon ay hindi na niya napigilan pa ang pag-iyak habang nagsasalita sa entablado ang paborito niyang estudyante. Nagtaka naman ang mag-asawa sa inasta niya. Pero sa isip ng mga ito ay labis lang na natutuwa ang guro sa tugumpay ng kanilang anak. Ngunit iba ang totoong dahilan ng babae. Hindi ko lubos akalain na sa pagkakataong pa ito tayo magkakakilala anak. Napakaswerte ng mga nakagisnan mong magulang, samantalang ako. Hindi na niya natapos ang sinasabi niya sa isip sa sobrang lungkot at pagsisisi na kanyang nararamdaman. Ang inang walang awang ng iwan kay Keisha noong sanggol pa ito ay walang iba kundi ang kanyang guro na si Miss Lorca. Nang mga panawang iyon ay iniwan siya ng lalaking nakabuntis sa kanya at itinakwil pa siya ng mga magulang. Hindi pa siya tapos noon sa kolehiyo at wala siyang mapasukang trabaho. Kaya naisip niyang iwan sa sinakyang bus ng kanyang anak at tinalikuran ng responsibilidad niya bilang isang ina. Kaya pala bukod sa natutuwa siya sa katalinuwang taglay ni Keisha, ay masaya rin siya na palagi itong kasama dahil ang nararamdaman niya sa bata ay lukso ng dugo. Hindi na malaya ni Miss Lorca na natapos na ang talumpati ni Keisha at nilipitan na nito mga magulang. Congratulations anak, mahal na mahal ka namin ng tatay mo. Proud na proud kami sa narating mo anak, napakaswerte namin dahil ikaw naging anak namin. Wika na mag-asawa. Thank you po, inaalay ko po sa inyo ang medalyang ito. Mahal na mahal ko rin po kayo. Hindi na po ako umaasa na makikita ko pang aking mga tunay na magulang. Para po sa akin, kayong dalawa'y sapat na. Wika ni Keisha sa mag-asawa. Si Miss Lorca sa sinabing iyo ng anak. Patawad anak ko, sana balang araw ay mapatawad mo ang nanay. Mahal na mahal rin kita, sabi niya sa sarili habang patuloy sa pag-agos ang kanyang luha. Napakalaki ng kasalanan niya sa anak kaya wala pa siyang lakas ng loob na ipagtapat sa bata ang katotohanan, ngunit gaya ni Ignacia at Leopoldo ay pinagmamalaki niya ang anak sa narating nitong tagumpay. Alam niyang darating ang araw na masasabi rin niya kay Keisha na siya ang tunay nitong ina. Umaasa siya na kapag nangyari iyon, ay handa na siyang patawarin at tanggapin ng kanyang anak. Kung kayo ang nasa sitwasyon ng guro, maaamin niyo ba ng mabilisang panahon ang inyong kasalanan na nagawa sa inyong anak? I-comment niyo naman po dun sa baba dun sa comment section ang masasabi niyo sa kwentong ito. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tomoksky TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating mga video. Thank you and God bless. Peace out.